sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aytoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, tila totoong araw ang kasabihang, sadyang hindi natutulog ang karma. Ito'y matapos ang kinasasangkutang kontrobersiya at skandalo ni Marcos Jr. Pamilyang Marcos, sila muli raong kinarma. Korte Suprema, kinumpirma na at opisyal nang binabawi ang Malacañang of the North. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila totoong araw ang kasabihang, sadyang hindi natutulog ang karma. Matapos ang umano'y panggigipit at tila panggurgor sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte, na tila pinaulanan ng walang katapusang samutsaring pangbabatikos ng administrasyon ngayon. Sa wakas, gumagana pa rin pala ang judiciary sa Pilipinas. Pamilyang Marcos, tila muli raong kinarma. Kamakailan lamang, kinumpirma na at idiniklara na ng Korte Suprema na ang 57.68 hectares na property ng Pamilyang Marcos sa Barangay Subapaon, Ilocos Norte ay pinatunayang ill-gotten wealth at ipinag-uutos pa ng Korte Suprema na ibalik na ito. Ayon pa sa balita na inilabas ng Korte Suprema, SC Marcos Family's Baway Property ill-gotten. The Supreme Court EC has ruled that a 57.68 hectare property in Barangay Subapao, Ilocos Norte, owned by the Marcoses, constitutes ill-gotten wealth in a decision penned by Associate Justice Marvick Leonen. The EC en banc ruled as unconstitutional a 25-year lease agreement signed on December 20, 1978 between the late President Ferdinand Marcos Sr. and the Philippine Tourism Authority, PTA. The Baway property, which was leased at a low rate of just 1 peso per year, was intended for the development of the Power Lake area. But the High Court noted in its verdict that there was no evidence to support Marcos Sr.'s ownership of the land at the time the lease was executed. The AC also stated that Baway Lake and its surroundings are part of National Park, categorizing the land as public property that cannot be privately appropriated. The ruling further said that despite the issuance of Presidential Decree No. 1554 that opened the land for acquisition, no documentation exists providing that the property was transferred to Marcos Sr. before the 1978 lease agreement. As a result, the AC declared that Marcos Sr. had no authority to lease the land, making the contract invalid, Leonen wrote in his decision. The High Court also said that the contract included provision stating that ownership of any improvement made during the lease would revert to Marcos Sr. upon its termination. This arrangement was found to violate the constitutional prohibition against a president holding any financial interest in a government contract as outlined in both the 1973-1987 Constitution, the AC said. The AC thus ordered that the property be returned to the state with exemption for portion now covered by free patents. Unquote. Ngayong tila hinatulan na at napatunayan na ng Korte Suprema na tila ilan sa mga ari-arian at pera ng pamilyang Marcos ay kinukonsindira na ill-gotten wealth, ano kaya ang masasabi rito ni Pangulong Marcos Jr.? Aware na kaya siya sa pinag-utos at desisyon ngayon ng Korte Suprema?
At ayon pa sa social media post ng well-known political commentator na si Crescet Laureta Chu, at least gumagana pa ang judiciary dahil wala nang silbi ang legislative praying for the justice who ruled in this case. But since maliit lang ang 58 hectares sa mga Marcoses, focus na lang tayo na according to the SC, ang mga ari-arian at pera ng mga Marcoses ay considered ill-gotten. Unquote. Nang lumabas nga ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, I salute you AC, ituloy mo, diba hindi pa sila nagbayad ng tax? Akala nila forever ang power, karma is real or digital, diba nakasaad sa Bible? Jesus said, kung ano ang ginawa mo sa kapwa na masama ay babalik rin sa inyo. Dapat maibalik yan sa gobyerno. Makikipagmatigasan pa yan sa desisyon ng SC. Lalo na silang nakaupo ngayon, paiikuti nila yan para di makuha. E sila ngayon ang batas. Kita nyo nga ang TPO ng korte sa KOGC. Hindi sinunod, kakasuhan pa ang judge na nagbigay ng TPO. Wala ngayong batas-batas dahil sila ngayon ang batas. Sana lahat ng mga ill-gotten wealth ay ibigay lahat sa mga Pilipino. Sa kahirapan na dinaranas na pagwawalang bahala ni PBBM, ulang pa ang mga iyan para maging kapalit sa mga trauma na dinanas nila sa kanyang admin. May God bless the Philippines. Sooner or later, everything has to come to an end. Nako! Meron pa palang matapang na nasa Supreme Court. Akala ko nabayaran na lahat. Justice for our kababayan. Thank you sa judge na yan. Sa tapang sir. Sana hindi ka gawa ng masama. Unquote. Magandang araw sa inyo mga banateros. At eto na naman si Banat Bay. Pag-usapan lamang po natin itong si Mayor Gowa at itong picture na ito. Ang lupit po kasi ng picture na ito. Talaga nga namang todo-todo ang ngiti ni Abalos. Itong ating DILG Secretary at todo din ang ngiti at ang ating PNP Chief Marbil. Siya ho ang pinuno ng PNP. Ganyan ho. At syempre, eto naman si Mayor Gowa. Ay grabe ho ha. Yung kanyang ngiti ay talaga nga namang nakakatunaw. Di ba? O, di ba? Akala ko ba galit na galit tayo sa mga inchik? Akala ko ba galit na galit tayo kay Mayor Gowa? Pero isang smile lang pala ni Madam, isang gayaan lang. Patay po sila. Grabe ho, grabe, grabe. Iba ang karisma ni Mayor Gowa, ha? Dinaig pa ho si Chloe. Kilala niyo si Chloe, yung jawang bida-bida? Dinaig pa ho si Joe, si Chloe ho, ha? Lupi talaga. Ganyan ang karisma ni Mayor Gowa. Ngayon, hindi na ata siya Mayor, Gowa na lang, eh. Pero, kasi, ito lang, napansin ko lang, pagkatapos nilang matinding i-demonize yung karakter ni Gowa sa Senado, sa Congress, sa lahat-lahat, at lalo na to si Abalos, pag umaakting to, talagang, huling ka namin, hindi ka makalagpas sa batas. Mga ganyan-ganyan yung artista na yan, eh. Ganyan-ganyan, eh. O, di ba? O, walang marano dito, walang malalaking tao, batas kong batas. Ganyan si Abalos, eh. Pero dito, wala, parang... Para ho siyang, yung ngiti niya dito, parang yung tulad ng kanyang ngiti doon sa may kasama siyang babae. Yeah, sa isang picture. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung picture na yun, pero kumalat din sa social media yun eh. Ha? Kumalat din yun, yung kung paano siyang umiti doon, ganito rin ang ngiti ni Abalos ngayon. Ha? Lupit mo talaga, Abalos. Iba ka. Ha? Iba yung ano mo, ha? Yung dugo mo pag... mga cutie pa yung mga kasama mo, ha? Iba ka talaga. Anyway, panoorin muna natin tong balita na to. Kasi ano bang nasa likod ng mga picture na yan? Ano bang nangyayari na ho dito kay Mayor Gowa? Kasi ako, isang bagay masasabi ko sa inyo. Opinion ko pa lamang ito, ha? Ito yung opinion lang naman. Sa tingin ko, meron ng usapan, meron ng kasunduan dito ho kay Mayor Gowa para gamitin ho siya. Walang iba kundi sa matinding misyon. Matinding misyon ho yan. Ano ho yung misyon na yan? Misyon na pabagsakin ang mga Duterte. Alam na ho natin yan. Diba? Alam na ho natin yung mga ganyang klaseng galawan. Hindi makakalagpas sa atin yung mga ganyan. Kasi ang lahat ng bagay, kailangan i-connect sa mga Duterte. Kailangan i-gamitin ng lahat ng resources upang ibagsak ang mga Duterte. Alam naman natin, pagka sobrang sikat ng mga Duterte, kasama sa konsekwensya, yung ibagsak ho sila, nagagamitin ang lahat ng resources. At sa tingin ko, itong dinimonize nila ng todo-todo si Mayor Gowa,
Tapos, siyempre, kung ikaw nga naman ay da-demonize, nahuli ka ng gobyerno, isa lang naman ang sasabihin sa'yo eh. Oh, isa lang ang sasabihin sa'yo niyan. Ha? Ito ba yung tinatawag na palit ulo? Na gusto mo ba? Maayos na yung lahat ng bagay. Madali lang yan. Ha? Madali lang yan. Basta, ganun na tayo. Ganun na tayo. Ibig sabihin, ang kakampi namin ay kakampi mo. At ang kalaban namin, kalaban mo. Yan. Kasi ginawa na ho nila yan sa, ano, sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga vlogger, ginawa ho nila yan eh. Ha? Pag hindi kakampi, ha? Pag hindi mo nabili, ha? Kasuhan yan. Ha? Tapos paspasin ang kaso. Ha? Ganyan katindi yan. Hindi ko sinasabing si Abolusyon, ha? Hindi ko na sinasabing si Marbillion, ha? Pero ganyan ang gobyerno ngayon eh. Pag hindi na daan sa santong usapan, alam na. Oh, paano ko pa napatunayan? Nangyari po sa akin mismo eh. Nung hindi ako nakakuha ng gobyernong ito. Hindi ho si Abalos, hindi ho si Marbil. Itong dalawang to, ito lang naman yung kanilang ano eh. Ito lang naman yung galamay, ha? Yung kanilang pinuno na animal talaga at demonyo. Ha? Pag hindi ka nakuha, pag hindi ka pumayag sa kanilang offer na pera na malaki, kakasuhan ka, ha? Gigipitin ka, i-demonize ka, ganyan sila eh. Pero pagka natodo-todo na, nagipit ka na, nandun ka na sa corner, no choice ka na eh. Di ba? Kailangan mo nang kumapit kasi wala, yari ka. It's either makulong ka or aming ka. So ngayon, gagamitin nila. Nangyari ho sa akin yan, pasensya na po kayo. Pero ang inyong lingkod ay hindi ho nagpapatakot sa ganyan. At ang inyong lingkod ay mananatiling tapat sa bayan. At ang inyong lingkod ay hindi gagawa ng mga imbento. Bakit ko nasabi? Kasi may isang vlogger dyan eh. Oh, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan na kasi una-una, ang pangit itong vlogger na to. Pangit na nga, pangit pa na ugali. Itong vlogger na to, maraming kaso itong animal na to eh. Oh, kaya ngayon siya pumayag na sumipsip sa gobyerno kasi ang deal sa kanya, sige, ha? Hindi ka sa amin? Kalabang ka? Tutuluyang namin yung mga kaso mo. Oh. Nakita na natin ho ito, nakulong na ho ito eh. Kasi nga may kaso nga ho ito. So yun ang ginamit niya ng gobyernong ito para gipitin yung gago na yun, no? Diba? Sorry naman sa term na gago kasi talagang gago itsura eh. Gago! Hindi, kasi ganoon naman talaga itsura niya eh. Wala tayong magagawa. Yun ang description. Hindi naman, hindi ibig sabihin ng panlalait ho yun. Pero ganoon ho yun eh. Kaya ngayon, siyempre, kakilala ho ng ibang mga vlogger. Nang sabi niya, pagpasensya nyo na, kung dati maka-Duterte ko, ngayon babanatan ko Duterte, si Bongo, si Pangulong Duterte, si BP Sara Duterte, bababuyin ko dahil kailangan or else kakasuhan ako. Ganyan ang style ng gobyernong ito. Ngayon, ang tanong ito, gagawin ba nila yan kay Guwo? Diba ho? Yan ang tanong eh. Gagawin kaya nila yan kay Guwo? Sagot ho kayo dyan sa ilalim. Kung sa tingin niyo, oo naman. Matik na yan. Hindi na kailangan memorize yan. Gagawin nila yan kay Guwo. Gigipitin si Guwo. Ididimonize si Guwo. Tapos, pag siya nakulong na, pag siya nahuli na, aalukin yan. Tatanungin yan ngayon. O, ikaw, Guwo, papayag ka ba? Ha, makulong ka sa, ano, mabulo ka sa bilangguan? O, VIP ka? Mamili ka. O, diba? Bulok ka sa bilangguan, ha? Kung saan eh, nandun ang mga manyakol sa bilangguan, yung ganyang ganda mo, naku po, for sure yan, ha? Pagpipiestaan yan dun, or i-BVIP ka namin. Isang kondisyon, ha? Isang kondisyon. Ano yun? Turo mo mga Duterte, pangalanan mo mga Duterte. Iyan lang man eh, haka-haka ko lamang. Opinion ko lamang naman po yan, ha? O panoorin po natin, ha? Ito ang dahilan kung bakit ko nasabi yan, ha? Panoorin natin itong balita na to. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Oh. Pinoproseso na mga dokumento. Ako. Para sa pagbabalik Pilipinas ni Alice Guo. Mm-hmm. Na inaasahang darating ating gabi mamaya mula sa Indonesia. Bago makuli, nagpaabot na umano siya ng surrender fillers dahil sa banta sa kanyang buhay. Ako. Bagay na idinulog niya rin sa pag... May banta na daw buhay niya. Ako. Alam naman natin mga galawang ganyan, may banta daw sa buhay. Nakarap ng Interior Secretary. Sa gitna ng lahat ng yan, si Guo ay nakuha pang makipag-selfie sa mga opisyal. Ako ha? Kumari ako, ikukulong ako. Dinimonize ako. Mapapangiti pa kaya ako sa tingin ninyo? Sa tingin nyo lang, mag-isip-isip lang kayo. Kayo may mga utak dyan, may mga common sense. Anong dahilan at mapapangiti ka pa? Dinimonize ka na ha? Ikaw na ang pinakamasamang nilalang sa Pilipinas. Talagang hinanting ka. Talaga nga namang, alam mo yun, lahat ginawa sa'yo, laban sa'yo. Lahat ng paninira, pambanat sa'yo, ginawa. Pero nung nahuli ka, naka-smile ka. O, anong tawag mo doon? Ako, may naisip pa agad ako. Ito, naisip ko lamang naman ito, ha. Baka naman, ha.
Moro-moro na lang yung huli-huli na yan. At baka naman, meron ng kasunduan. Kasi kung ikaw ay secure na, happy ka na, mas gusto mo nang sumuko. Kasi meron pa detret pang ganyan. Mas gusto mo nang sumuko sa gobyerno. At hindi ka natatakot pa, selfie-selfie, happy ka pa. Anong dahilan yan? Ano sa tingin ninyo? At mula sa Jakarta, Indonesia, nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Evil, Vicky, opisyal na nga na-turn over ng Indonesian authorities itong si Mayor Alice Guo sa law enforcement groups ng Pilipinas. Sa katunayan, ilang segundo pa lang ang nakakaraan nang makaalis na itong convoy ni Mayor Alice Guo na maghahatid sa kanya sa passport na siya namang biyahe patungo dyan pabalik sa Pilipinas. Okay. Pasado alas 12 ng madaling araw, oras dito sa Jakarta, Indonesia, nang dumating ang mga tauhan ng NBI at Bureau of Immigration o BI. Sila rin ang DOJ team na sumundok kina Sheila Guo at Cassandra Ong noon. At tumutok sa paghahanap kay Alice Guo, katuwang ang kanilang Indonesian counterparts. Pero para mapabilis ang pag-uwi kay Dismissed Mayor Guo, dumating din pasado alas 3 ng madaling araw si Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil. Siyempre, linan nyo ito ha. Ito'y operasyon ng DOJ, kaya nga NBI ang humuli, di ba? At immigration. Kasi both of that department ay nasa ilalim po ng DOJ. So operasyon ito ng DOJ. Aba, anak ng tutsang kalabaw. Hindi papayag yung pinaka-epal na sekretary. Sino? Si Abalos. Yan ang pinaka-epal na sekretary. Hindi ko siya papayag. Lalamangan ako ni Remulla sa pagiging bida-bida sa media. Hindi pwede yun. Nerap na akong hanapin si Kibuloy. Hindi ko na nga mahanap. Pinapahiya na nga ako eh. So at least dito man lang maka-epal ako. Di ba? O yan, umi-epal na kagad. O, sinama pa yung pinaka-epal na PNP chief. O, isa pa ito. Ito ang PNP chief na nagpapa-interview sa mga non-political blogger. O, di ba? Anong tawag mo dyan? Di umano, mga epal. Di ba? Mga di umano yan. Hindi, sa tingin ko lang. Kasi pambira sa dami-dami ng PNP chief. Wala namang ganyan yung nagpapa-interview pa sa mga non-political blogger. Obvious na yung galawan na yan. Di ba? Itsampu na lahat ang susundo kay Guo. Kaya bukod sa pagharap ng NBI at Bureau of Immigration ng Pilipinas sa immigration officials ng Indonesia. We have process. The process first. For before Sheila and Cassandra. Yes. We are trying to coordinate with the Indonesian police to fast track the documents. We're just waiting from the police. May sarili ring pulong ang Interior Department at Pulisya ng Pilipinas sa Indonesian police naman. Ayon sa BI, ilang beses nagpalipat-lipat ng pinagkataguan si Guo. Ito ah, kitang-kita nyo naman. Ayon sa BI, ibig sabihin, talagang yung BI ang operasyon na ito, di ba? Ibig sabihin talagang sila talaga ang namuno sa paghahanap. Eh bakit si Abalos at saka si Marbil ang humarap? Hindi, ako naiintindihan ko naman kasi yung amo nila, yung sekretary nila, medyo nangangayayat na. So maybe health-wise, hindi na ho pwede si Remulla. Di ba? Na magbiyahe-biyahe. Hindi natin alam, di ba? O kaya, mas gustuhin niya na magpahinga na lang. Hindi natin alam yan. Pero, ika nga. Kung wala si Remulla, kailangan may pumapel, di ba? Siyempre, taas ka mo yung kagad si Abalos. Sir! Ako na magbibida-bida dyan. Ako na. Hindi pwedeng ako makasali dyan. Kahit isipin nyo, nagtrabaho dito BI, immigration yun, Bureau of Immigration, NBI, o pareho na sa ilalim ng DOJ. Pero siyempre, hindi papatalo yung bata nyo. Si Abalos at saka si Marbil, ano yan eh. Alam naman natin, pareho po kasi yung napahiya dyan ho sa ginawa sa KOJC. Bakit ka nyo? 11 days na, nagukay na't lahat, walang nahanap. May heartbeat pa sila. Noona, umiiwas pa to si Abalos pero di kalaunan, napaamin na rin ha, na siya ho ay talagang isa sa mga nagpapahanap dyan. At the same time, napahiya na rin si Marbil, di ba? Bakit? Mantakin mo, lumakbas yung video na kumakanta siya ng nagpa-party sila, kumakanta sila. Habang yung kanilang mga pulis naghihirap, habang mga pulis nagugutom, siya nagpa-party. Nagkakantahan sila, di ba? Ano palusot? Ano sabi? Kaya siya daw to boost moral. Boost moral? Kung gusto mo i-boost ang moral ng tauhan mo, Marbil, isa lang ang gawin mo. Pakainin mo sila ng tama, ibigay niyo yung bonus na pinangako ninyo, at higit sa lahat, pumunta ka sa ground. Puntahan mo sila, kausapin mo yung pulis. Buti pa nga kaming mga taga-Banateros, kinakausap namin yung mga pulis. Yung mga KOGC members, kinakausap nila yung pulis. Di ba? Sinasabing paulit-ulit na mahal sila, na iisang bayan tayo, paulit-ulit yan. Ikaw, ano ginawa mo?
Pati si Tore, ano, yung turotot ninyong napakalaki. Na araw-araw, dakbi. Alam mo, every time, Tore, ikaw, ha? Manood ka dito. Every time na nagpe-play yung turotot mo diyang malaki, ha? Alam mo ba na tumataway mga pulis mo? Obserbahan mo. Every time na nagsasalita yung turotot mo, it's either natatawa sila o naiinis sila dahil sa sobrang ingay at balakatak niyang yung speaker na yan. O, ganyan. Ganyan o, totoo. Sa mga litratong ito, aking nakuha sa isang source na nakuha sa iba-ibang lugar sa Indonesia, makikita siyang may kasamang lalaki at may eksena ang buhok. Naku. Bago naman siya na-aresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia, naku, ay nagpaabot siguro ng surrender feeders sa DOJ tracker team. Based dun sa information na... So, ito ha, hindi ho siya ano, nahuli. Kasi lumalabas, nahuli na siya. Hindi, nagpadala ho siya ng sulat. Susuko na ako. Di ba? Nagpadala siya ng sulat kasi nga daw may death threat o na sinasabi siya. O, di ba? Binato sa akin nung ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya sa Chinese mafia. O, Chinese mafia daw. So sabi niya parang natatakot siya. O, di ba? Tapos ito, ako kita ko na kwento. Kita ko na script. Chinese mafia, tinatakot siya. At ang contact ng Chinese mafia, alam mo ko sino? Si Duterte. O, pustahan tayo. Paano na mayagpag yan Chinese mafia na yan? Ah, nasasabihin, protektor ang mga Duterte o nung panahon niya. Oh. Kaya naisipan ko nang sumuko para hindi ako mapatay ng Chinese mafia. Bakit? Mabubuking ko sino ang mga protektor niyan. At sino yun? Duterte. Pustahan tayo. Ako nagtatanong lang ako, Secretary Abalos. Ito, tanong lang ito, ha. Ako nagtatanong lang. Yan ba ang natutunan mo sa paglabas mo sa mga teleserye? Yung mga ganyang script, sino ba gumawa niyan? Hindi kaya ito nagpa-advise kay Coco Martin. Hindi, ako nagtatanong lang. Ako tanong lang naman to. Hindi ko sinasabing gagawin nila yan, ha. Hinala ko lang yan. Mali mo, si Coco Martin ang advisor niya, di ba? Kasi siya yung director, no? Di ba, yan yung kahit wala ng istorya, pinapahabay pa istorya. Kayang-kayang pahabaan yung istorya niya, kayang-kayang imbento ng istorya, mga ganyan eh. Tukoy na rin ng BI ang mga personalidad na tumulong umano kay Guho. Ayan, tukoy na daw yung mga personalidad na tumulong kay Guho. Naku po, sino yan? Pustahan tayo. Ang ituturo dyan, mga past officials. Ituturo dyan yung mga past officials na namuno nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nila, may basbasto sa taas eh. O, di ba? Ganyan mga yan eh. Alam mo na, sus, pambira, lumang tugtugi na yan. Ganyan din ang mga putak ng mga hinaharap sa kamera eh. Utos nung nasa taas. Utos. Paano nalaman utos yung nasa taas? Meron bang dokumentado ba? Meron bang ebidensya? Sinasabi nyo lang utos sa taas. Bakit? Ang hirap patunayan eh. Actually, hindi nga yan tatayo sa korte. Di ba? Utos kasi sa taas. Alam mo kung anong tawag yan? Trial by publicity lang yan. Para ho talagang eto hong masisi ho si Duterte dyan. Di ba? Pagtagaw sa Indonesia. Mga kapuso, kasama natin ngayon ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ang Bureau of Immigration. Sunod ko yung naglalakad kami ngayon papunta sa aming sasakyan na van. At ito ay paghahanda na para nga pumunta sa isang tanggapan dito sa Indonesia. Nang sa ganun na magkaroon na ng coordination sa mga Indonesian authorities bilang paghahanda na rin dito sa napipintong pagbiyahe ni Mayor Alice Guo pabalik ng Pilipinas. Dakong alas 4 ng hapon, magkakasama na ang NBI, BI, PNP at ang Interior Secretary. Niyo? Makapulong ang Indonesian siyempre, authorities. Siyempre, bida-bida. Ayan na, ayan na. Ayan na. O, siyempre, kailangan. Ano to eh? Additional success for 2025 senatorial campaign. Diba? Accomplishment ito eh, para sa 2025 senatorial run ni Abalos. Di ba? Kaya nga, kayo ho ba? Boboto nyo ho ba itong, alam naman natin eh. Ito ang isa sa parang kalahi ito ni Marrojas eh. Pagdating sa bida-bida, pareho sila ni Marrojas ng estilo, di ba? Yung acting ba, ika nga. Hindi natin palalagpasin yung mga ganyang klaseng mga krimen. Yung mga style mo, Brad. Pang showbiz. Yung mga dapat na pag-usapan, napag-usapan na namin. Wala na palaki. Kukunin natin si Alice. Inaalis ang papeles at iuwi natin sa Pilipinas. Kala mo naman siya yung nagtrabaho. Di ba? Kala mo talaga siya yung nagtrabaho eh. Kukunin natin si Mayor Alice. Ang tutang alam mo yan. Sir, nagtrabaho po niyan. BI at saka NBI. Hindi po kayo. Iba talagang level mga Abalos. Pang senador talaga ang takbuhan. Ang pambira, oo. Kasunod nito, nakipagpulong sina Abalos at Marbil sa mga police officials sa Indonesia upang magpasalamat.
Maya-maya pa. Hinihanap na kay Abalos si Guo. Yun o, si Madam. Baga ko yan, yakapin ko yan. Uy, magandang araw. Style, ayan o, sabi niya. Uy, Sek. Hi, Sek. Ayan, ikaw pala. Ibang level yung kamaya na yan, ha? Ikaw pala si Alice. Hindi kita pa tayo before. Saan? Kailak po, Sek. Kinabahan si Abel, sabi. Uy, ikaw pala si Alice. Wow. Tapos bilang, Sir, nakita po tayo before. Sandali. Saan yan? Delegate siya na. Sandali! Naka-live po kasi si Abalos niyan eh. Tapos yung mic niya, nakakabit sa kanya. Oh, so naririnig. So, ang hirap bawiin. Patayin. Patayin yung mic. Patayin. Kasi tinan nyo, may part dyan na pinatay yung mic eh. Minumute siguro nung nagbibidyo eh. Kasi naka-live, alam ko, naka-live yan eh. Nasabi nung ano eh. Ayan. Ando ka ba nung mayor ka nun? Apo. Ando sila no? Silang governor? Apo. Yung nagpunta. Galing ng kabig, ano? Style, gusto ko yung style mo, sir, ha? Ganda kasi, parang, di ba, kunwari, biglang kunwari, kunwari, halimbawa lang na makasama mo yung jowa mo, di ba? Tapos biglang may sumalubong ng babae. Uy, kumusta na? Manat bahay, nagkito na tayo, uy. Nakatutak, alam ba, kunwari lang, wala mo na akong jowa, buti na lang. Ay, biglang nakita nung ano, manat bahay, saan, nagkita tayo, ha? Saan tayo nagkita? Doon sa ano? Doon sa SMNI, o, di ba? Nagkita, kasama sila Coach Olis, Lubos Dada. Di ba, para safety na kagad eh, di ba? Para safety na, binanggit mo na kagad yung mga kasama para, hindi kami solong nagkita nito, ha? O, di ba? Pinangunahan mo na. Yun eh, sinesenya sa muna yung kausap mo na, psst, may kasama tayo na nagkita, ha? O, yung bibig mo. Easy, baka mayari tayo. Intindi ng galaw mo, Sek. The best, ha? Dami kong natutunan. Ano yan? O, mga kalalakihan. Learn from Secretary Abalos, di ba? Gago! Hindi ko naman sinasabing merong ibang nangyari. Pero sige na nga. Maniwala na nga kami sa sinasabi mo, Secretary Abalos. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pakurot. Ay, nakapo. Gusto ko yung tinatanong. Pakinggan natin ha. Ikaw talaga. Hey, iniharap na kay Abalos si Guo. Alice. Alice talaga yung pangalan. Hindi man tinawag na Miss Guo. Alice. Ikaw pala si Alice. Ganda mo pala. Ang puti-puti mo pala. Batang bata mo, ha? Makinis ka pala. Batang bata mo, ha? Ah, talay. Saan? Tarlac po, Sek. Ando ka ba nung mayor ka nun? Apo. Ando sila, no? Sila governor? Apo, Sek. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pakurot. Pakurot naman ng piski mo. Ang kikit mo, babae. Ayop ka. Ganda. Pakurot, sabi. Hindi. Walang pakurot. Dagdag ko na lang yun. Parang, ewan ko eh. Ito yung wanted. Di ba? Ito yung wanted. Ano? Ikaw talaga. Ow! Ibang level mo talaga, Abalos, ha? Pakinggan nyo, ha? Ito ulit, ulitin natin. Ayan, ha? Alice. Ikaw pala si Alice. Hindi kita tayo before. Saan? Tarlac po, Sek. Ando ka ba nung mayor ka nun? Apo. Ando sila, no? Sila governor? Apo, Sek. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sa live stream ni Abalos. Live. Okay, live stream ni Abalos to. Biglang nawala yung mic. Book, maririnig sa isang punto si Guo na humingi ng tulong kay Abalos dahil sa manoy death threat, pero nawala ang audio sa tugon ni Abalos. Sek, patulong. May death threat na kasi. Di ba, alay, basta importante. Yun, ang importante, ayun. Habi ni Guo, Sek, patulong kasi may death threat po talaga ako. Okay, ang importante, trut, ayun na. Namute, ang galing nung technician ni Abalos. Yung sound technician niya, bilis pumindot, ha? Alam ko kasi yung mic niya yung may pindutan ng mute, eh. Alam ko yan. Alam, parang ang tansya ko, dalawa lang yan. It's either DJI mic 2 or di kaya yung Rode. Parehong may mute bottom yun doon sa receiver, ha? Dahil, alam ko yan. Style niya, biglang, hindi. Biglang na-mute, tapos ano kasunod? Iba na, eh. Ayan. Maririnig sa isang punto, si Guo, na humingi ng tulong kay Abalos dahil sa manoy death threat, pero nawala ang audio sa tugon ni Abalos. Sek, patulong. May death threat na kasunod. Basta ang importante. Fill in the blanks. Okay na mag-fill in the blanks. Basta ang importante, kung yung pinag-usapan natin, sundin mo lang. Basta importante, kakampingan namin, letter B yun. Basta importante, makipag-cooperate ka. Iba. Letter D, bahala na kayo.
kung anong gusto nyo ilagay dyan. Ulitin natin, ha? Letter A, ha? Oh, importante, kakampingan namin at sumunod ka sa script, ha? Pangalawa, yung pinagkasunduan natin, ha? Susundin mo. Pangatlo, basta, sunod ka lang. Parang pare-pareho yun, ha? Letter D, kayo nang bahala maglagay, ha? Ano sa tingin niyo yung para hindi magulo, wala nang ano na lang, magulo yung choices ko, pare-pareho eh. Maganda kayo na lang maglagay ng kasunod, yung na-mute. Ano kaya yung na-mute na yun? Okay, okay. Kayo na lang po. Ako hindi ko alam kung ano yung na-mute na yun. Totoo, kilala natin ito, ha? Kaya nga tinuha kumuha na kami ng private plane dito para ma- oh, yun? Oh, yun totoo, parang ganun yung totoo. Kaya nga kumuha na kami ng private plane dito. Yan po si Mayor Alice Guo. Yan po ang tinatawag nilang wanted, ha? Ano ho yun? Private plane. Sa tingin niyo ho ba yung private plane na yan, gastos ho ng ni Abalos? Laking gastos niya kung private plane na yan ni Abalos. O yung private plane na yan ay gastos ng gobyerno? Sa tingin niyo, gagastosan ng gobyerno ito ng wala lang? Ano kaya ang kapalit nito? Nako. Ha? Kooperasyon kaya ni Mayor Guo sa kwento, sa script na idama yung mga Duterte? Hindi natin sigurado. Yeah, pero ang sigurado natin, VIP treatment ang nakuha ni Guo. Sinundo pa ng private plane. VIP. Ay, nako po. Ako tingin ko, parang kayo yung Chinese. Nako, panay ang mute eh. Diyan siya nagkamali. Siguro sa susunod din na magla-live to. Gusto niya kasing umepal eh. Gusto niya yung style ng nagla-live yung mga politiko eh. Ang problema, alam mo, eto ha, bigyan kita ng payo, Abalos ha. Okay lang mag-live, katulad ng mga ginagawa ng ibang mga politiko, kung wala kang tinatago. Okay lang mag-live kung walang mga double standard na mga sitwasyon sa buhay-buhay natin. Diba? Pero kung meron kang tinatago at merong mga pribadong usapan, naku, napakahirap mag-live yan. Huwag mong gagawin yan. Kaya tuloy, ang nangyayari, biglang namimute. Yeah? Gago! Kaya nga kung papansin ninyo, walang tinatago sa kay OJC. Bakit? Ang daming vlogger. Naka-live lahat. Walang nagmimute. Di ba? Pakita nyo. Sabihin, ano yung nakikita ninyo? Yun. Kasi kung nananakit ang mga taga kay OJC, yung pinalalabas nila, kung violente mga taga kay OJC, sa tingin ninyo, papayagan ng pamunuan ng kay OJC na i-live ng mga banateros? Yung video? Hindi. Bakit? Mabubuking. Eh, bakit nila pinapayagan? Kasi alam nila na ang mga taga kay OJC hindi pumapalag talaga. Ang mga taga kay OJC lalaban lang pag sila ho ang inap eh. Pero hindi sila magsisimula ng gulo, hindi sila gagawa ng hakbang na illegal. Sila ho'y susunod sa batas. Ganun ho. Kaya confident sila sa paglalive ng mga vloggers, particular ng banateros. Ayan tanong. Oh, ha? Oh, eh bakit dito panay mute? Oh, don't tell me. Talagang timing lang. Yung mute ng pag-timing ng mute eh dahil lang ng mute eh. Sana kung okay lang sana kung mawala yung audio yung malayo. 'Di ba? Yung malayo yung tao. Oh, ang lapit-lapit niyan eh. Oh, 'di ba? Sana kung 1 kilometer. Kasi ang alam ko yung mga ganyan sobrang layo niyan kasi may ganyan ako microphone eh. Malayo inaabot niyan. Hindi yung ganyan nawawala na kaagad. Kasunod dito, ipinroseso na ang mga papeles ni Guo. Ipinakita rin ni Guo ang kanyang Philippine passport. Dito na mga kapuso sa ating likuran si Mayor Alice Guo. At nagsimula na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng Pilipinas, sa BI, PNP, at ngayon, nilipad na siya ng Central. At si Scapi na ngayong araw na ito ay mailipad na pabalik ng Manila. So, si Mayor, how are you, ma'am? How are you? Sa isang punto, napag-selfie sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Oh, nakapagpa-selfie pa daw yung mga opisyal mula sa Pilipinas at Indonesia. Ganyan ka VIP si Guo. You remember me? Dumidiskarte pa si Guo. Okay yan, sir. Okay yan. Sa bagay, sabi nila, hindi ako sure ha, sabi nila nagpagawa daw si Mayor Guo, nagpa-nose something. I don't know, I really do not know. Pero one thing for sure, mas gumanda siya ngayon. Press na press siya, di ba? Kung dati, galit ang gobyerno sa kanya. Ngayon, nagpapa-selfie ang gobyerno sa kanya. Hindi, kayo na lang.
Connect the dots, mga kababayan. Di ba? Hindi ho ako magsasabi sa inyo. Connect the dots. Yung mga opisyalis natin, nagpapaselfie pa. Yung mga opisyalis natin, grabe kausapin si Mayor Gubo. Pero dati, masamang tao to si Mayor Gubo. Dati, demonyo ito. Lahat ng kaso, lahat ng pabibintang ibinato dito kay Mayor Gubo. Bakit ngayon sobrang bait na? At yun na nga, mga kababayan. Ano na ang masasabi? At yun nga po, mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.